Kita ninyo, hindi man yung ating Pangulong Bumbong pala yung binoto niya. Pero tuwang-tuwa siya. First time daw na nangyari. Kaya yung mga taga-naosog, yung mga Duterte po, galit na galit kasi nainggit po sila. Hindi kasi nila po nagawa ang ganitong uri ng pagsiservisyo sa ating bayan. Nanliliit sila, mga kababayan. Lalo yung mga supporters po, ayaw ipatalo si Digong. Malayong malayo nga po, pag ikinumpara natin, langit at impyerno ang comparison. Impyerno noong previous administration, ngayon langit po ang pakiramdam ng mga mamamayang Filipino. Walang ejike-ejike. O diba? Pero tuloy-tuloy, mga kababayan, ang paglaban sa kriminalidad at sa pagpapaunlad ng ating bansa. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. O, nagpaulan na naman po, nagbiyaya yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa ating mga kababayan sa kanyang 67th birthday celebration. Ah, di ba? Eh, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, lalong pinagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ng ating Panginoong Diyos sa langit. Kasi may mabuting kalooban po siya, mga kababayan, para sa ating bansa at para sa ating mga mamamayang Filipino. Sige lang po ang trabaho ng ating Pangulong Bongbong. Kaya kahapon, tuwang-tuwa po yung mga pasyente sa buong Pilipinas, sa mga government hospitals, libre na lahat. Libre yung kanilang hospital bills. Yan po yung announcement ng ating Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Bayarin sa mga level 3 na pampublikong hospital. Sasagutin ng gobyerno ngayong araw. Layunin din po namin na matulungan ang ating mga kababayan na may pangangailangang medikal. Kaya po sa araw na ito, sasagutin po natin ang lahat ng bayarin ng mga pasyente sa lahat ng pampublikong level 3 hospital sa bansa, katulad ng Dr. Paulino G. Garcia Memorial Research and Medical Center dito sa inyo. Kaya po, tuloy-tuloy ang pagpapala sa ating Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kanyang mga magagandang ginagawa para sa ating bayan. Yung mga nag-iisip ng masama sa ating Pangulong Bongbong, laging naninira ng aaway po. Ano na nung inabot ngayon? Lahat kamalasa? Alam na ninyo kung sino yung mga hindi man inaaway po, inaaway yung ating Pangulo. Inabot po ng kamalasan. U.S. extradition request for Kibuloy may be on its way, sabi ng DOJ. Tapos sabi sa arraignment kahapon, tatag lang, stay strong, sabi ni Kibuloy. Lahat kamalasan po ang inabot nila. Oh, tingnan ninyo yung ating Pangulo. Marcos wishes for better agriculture sector anew on his birthday. Ilat lang po kabutihan ng ating bansa, ng ating mga mamamayan, ang nasa isip ng ating Pangulo. Kaya po, lahat din mabubuti yung nangyayari sa kanya. Oh, tingnan ninyo ito. Marcos admin satisfaction ratings good. Went up 11 points, sabi ng SWS. Yan po. Marcos ratings improved in the second quarter, SWS survey. Tuwang-tuwa yung ating mga mamamayang Filipino. What about yung mga naninira sa kanya? Lahat iniimbestiga ng Kongreso. Nagkasabit-sabit sa problema po. Wanted na, mga kababayan, si attorney. Authorities searching for Harry Roque after house arrest order. Na-contempt na naman, mga kababayan. Ayan yung spiritual advisor nila. Apollo Kibuloy. Apollo Kibuloy's Angels of Death
are armed men, sabi ng mga polis. Ito yung barkada niya, si Digong. Papaimbestiga na ng Congress. Hindi lang yung sa AGK-AGK, kundi sa pagtatago kay Pacquiao. Yan o. House probe into Duterte's role in hiding Kibuloy's suit. Kita ninyo mga kababayan, tapos si Inday po, tinapyasan yung budget. 1.3 billion yung tinanggal, 700 million na lang yung itinira. Ayan kasi po, siging isip ng masama, saka pa, isabi po sa Bible, pag ganyan ang mga pag-ugali, ugaling masama, gawaing masama, mas sasamain ka din. Pero pag ang gawain mo mabuti sa iyong kapwa, aani ka ng mabuti. Ganon lang po siya. Yan o, sa Romans po. Romans chapter 2 verse 6. Hanggang 10, basahin natin. Sabi diyan, "For God will reward each of us according to what we have done." O, kita ninyo? May reward daw po ang bawat isa sa atin basado sa ating mga ginagawa. Pag gumawa ka ng mabuti, may reward ka sa ating Panginoong Ama ng mabuti rin. Kung anong tinanim, yung anihin mo, nagtanim sila ng masama sa kapwa, o ito yung inaani nila, yung kampo ng mga nausog, kampo ng mga Duterte, ni Pacquiao, ni Inday, ni Harry Roque, o itong inaani po nila kasi lahat masasama yung kanilang ginagawa sa kanilang kapwa. Tingnan ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Lahat lang mabubuti ang kanyang iniisip sa kapwa. Kahit po ginagawan siya ng masama. Biblical siya. "For God will reward each of us according to what we have done. Some people keep on doing good and seek glory, honor, and immortal life. To them, God will give eternal life. Other people are selfish and reject what is right." Yun. "In order to follow what is wrong on them, God will pour out His anger and fury." Yan ang sinapit po mga kababayan ni Pacquiao. Yan ang sinasapit ngayon ni Harry Roque. Yan ang tatama din kay Mau Diggs. Lahat sila na mga taga-nausog kasi masasama ang kanilang mga budhi. Masasama ang kanilang ginagawa sa kanilang kapwa, mga kababayan. Kaya sabi diyan, "God will pour out His anger and fury. There will be suffering and pain for all those who do what is evil, for the Jews first and also for the Gentiles." Itong Gentiles tayo po ng Jews. "But God will give glory, honor, and peace to all who do what is good, to the Jews first and also to the Gentiles." So naintindihan na ninyo mga taga-nausog, ituloy lang ninyo ang inyong mga masasamang gawain, ang paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. May kakahinatnan kayo dahil sa inyong mga masasamang gawain. Tama pa? So balikan natin yung kwento tungkol sa ating Pangulong Bongbong Marcos na sabi dito mga kababayan, yung ratings niya lalong tumaas. Siyempre, nagugustuhan siya ng ating mga mamamayang Pilipino despite ng mga panglalait sa kanya. Yan po, diba? Napakapugi ng ating Pangulo. Sige lang ang trabaho. Sabi diyan, "More than half of Filipinos are satisfied with the administration of President Ferdinand Marcos Jr., giving it a good positive 40 net satisfaction rating in June, according to the latest Social Weather Station survey. While the latest rating is an improvement from the moderate positive 29 it got last March, it was lower than the excellent positive 52 marked in December 2023. Conducted from June 2023 to July 1, the survey showed that 62% of Filipinos were satisfied. 15% were neither satisfied nor dissatisfied, and 22% were dissatisfied with the performance of the national government.
Yung mga dissatisfied po sa ating gobyerno, malamang ito yung mga nauto ng mga paninira ng ating Pangulong Bongbong. Paninira sa ating Pangulong Bongbong. Masig po ang paninira, pero hindi nila, yung majority po, hindi man maniwala. According to SWS, the Marcos administration was very good helping victims of disasters. O, kita ninyo, positive 64. Improving the quality of children's education, positive 62. And helping the poor, positive 51. It was good in implementing housing programs for the poor, positive 47. Developing science and technology, positive 46. Creating policies that will generate job opportunities, positive 45. Ensuring an efficient public transportation system, positive 38. And ensuring food security, positive 35. Moderate naman po siya, moderate rating in preparing for the problems being caused by climate change, positive 29. Defending Philippine sovereignty sa West Philippine Sea, positive 22. And ensuring that no family will ever hungry and have nothing to eat, positive 18. While it rated neutral in fighting crimes that victimize ordinary citizens, like killings, holdups, robberies, physical violence, etc. Negative to siya in ensuring that oil companies do not take advantage of oil prices. Negative 3. And rated 4 in eradicating corruption in government. Negative 10 in fighting inflation. 16. The SWS said the Marcos administration's net satisfaction rating improved in all areas nationwide, with highest in Metro Manila, positive 52, followed by Balanse Luzon, positive 48, then Visayas, positive 32, and Mindanao, positive 25. Marcos' net satisfaction ratings in Metro Manila was excellent at positive 52 points. Good in Balanse Luzon, in Visayas, at 48 and 32 points respectively, in moderate in Mindanao at 25 points. Eh mga taga Metro Manila, excellent yung ating ratings, yung ratings ng ating Pangulong Bongbong Marcos, feel na feel nila sa Metro Manila. Di ba, mga kababayan, napakagandang birthday gift para sa ating Pangulong Bongbong Marcos, itong approval rating. Naramdam ng ating mga mamamayang Filipino yung mga magagandang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos para sa bagong Pilipinas. Ayos pa? Kaya tuloy-tuloy lang ang mga magagandang ginagawa ng ating Pangulo. At yung birthday gift niya na libreng hospital bills, tuwang-tuwa po yung mga tao. Oh, isa po ito sa mga nagpasalamat. Sabi diyan, Melanie Binancio de la Peña, nasa PGH siya, Philippine General Hospital. Sabi niya, kaninang umaga pagdating ko sa PGH, may mga boss ng taho at lugaw, free daw for PGH employees and patients, and bantay ng patients. 67th birthday pala kasi ni PBBM. Pero ang nagulat kami, walang press release ahead of time. Ang balita na lahat ng for discharge ngayon, na araw na ito, MAPA Charity or P-Ward, zero billing daw. And totoo nga, dahil pati ng PF ng doktor, professional fee ng doktor, ay binayaran na din. Even the chemotherapy, drugs, and meds, implant labs, etc. Basta medical expenses ng lahat ng patients ay nalibre ngayon na araw, MAPA Charity man o Payward. Para sa aming mga empleyado, good news yun. Pero para sa mga pasyente, kaanak ng pasyente na nanghihina na at hindi alam kung saan kukuha ng pambayad sa hospital bills and expenses, milagro yun. Nagtanong-tanong din ako sa mga matatagal na dito sa PGH, as in mga 30 years na empleyado dito. Sa pagkakatanda nila, first time nangyari ito.
Just for the record, hindi si PBBM binoto ko, pero siya ang itinakda ng Diyos bilang maging pangulo at leader ng bansa natin. Kung may mali sa pamumuno niya, karapatan ng bawat Pilipinong punahin siya. Pero kung may mga bagay na maganda sa pamumuno niya, maganda din naman. I-appreciate natin siya at pasalamatan. Move forward na tayo, mga kababayan. Ipagdasal ang mga namumuno sa ating bayan. Suportahan natin ang mga magagandang gawa. Ipagdasal ang masasamang hangarin na huwag ito magtagumpay. Happy birthday po, President Bongbong Marcos. Salamat. Pinasaya ninyo, mga empleyado ng PGH at higit sa lahat, mga pasyente namin dito. Yan po yung post ni Melanie Binancio de la Peña. Taga PGH po siya. Kita ninyo, hindi man yung ating Pangulong Bongbong pala yung binoto niya. Pero tuwang-tuwa siya. First time daw na nangyari. Kaya yung mga taga-naosog, yung mga Duterte po, galit na galit kasi nainggit po sila. Hindi kasi nila po nagawa ang ganitong uri ng pagsiservisyo sa ating bayan. Nanliliit sila, mga kababayan. Lalo yung mga supporters po, ayaw ipatalo si Digong. Malayong malayo nga po, pag ikinumpara natin, langit at impyerno ang comparison. Impyerno noong previous administration, ngayon langit po ang pakiramdam ng mga mamamayang Filipino. Walang EGK-GK. O diba? Pero tuloy-tuloy, mga kababayan, ang paglaban sa kriminalidad at sa pagpapaunlad ng ating bansa. O tingnan ninyo ito, nagawa ito ng mga Duterte? Never. O sabi dyan o, Marcos turns 67, distributes 3.19 billion aid in 82 provinces. Habang yung mga Duterte, nagpa-plot po na tanggalin yung ating Pangulo para iluklok si Inday. Yung ating Pangulo, mga kababayan, walang iniisip kundi pagandahin ang buhay ng ating mga mamamayan. Kaya tuwang-tuwa po sila. O diba? O dito, imbitado sana tayo dyan. Kaya lang gahol sa panahon. Birthday, BBM birthday, the Malacanang grounds were open to the public kahapon po as the palace marked the 67th birthday ng ating Pangulong Bongbong with the distribution of food packs to visitors who came in droves for the free meal in some souvenir shops. First time po itong mangyari na open po sa open lagi po ang birthday ng ating Pangulo, open sa public. Salo-salo sa palasyo, mga kababayan, na-invite ko sana kami ni Mrs. Kailan, gahul na sa panahon. Sabi ko doon sa PCO, next time na lang kami. So ito yung ating Pangulo, mga kababayan, sa distribution ng mga assistance to farmers sa Nueva Ecija, kasama ng ating Pangulong Bongbong yung kanyang mga anak. Ayan o. Diba? Sabi dyan, Marcos wishes to for better agriculture sector anew on his birthday. Tingnan natin ito, mga kababayan. Dalawang unit ng riding type transplanter na magkabuuang halaga na 3 million pesos. Diba? Yan yung ating Pangulo. Tinitingnan niya yung mga produkto sa agrikultura, mga kababayan. Di ba? Pinagkakaguluhan siya ng ating mga kababayan. Yan ang presidente. Rockstar palagi ang dating. Oh. Gustong-gusto siyang makamayan ang mga tao. Talaga po. The best. Ang daming mga agricultural farm equipments po para ma-improve po yung production ng ating pagkain po. Ayan ang gusto ng ating Pangulong Bongbong. O di ba?
naman po, ang ating mahal na Pangulo ay nasa booth ng Bureau of Soils and Water Management kung saan sila ay namamahagi ng mga soil test kits. O ngayon, ito po yung napakagaling na congressman ng Nueva Ecija, si Congresswoman Suan Singh. Magpapakilala siguro. Sa ating pong pinakamamahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr., sa aming pong pinakamamahal na Senior Deputy Majority Leader, ang aking pong kasama sa Kongreso, Representative Ferdinand Alexander A. Marcos, sa atin din pong minamahal na si Sir Joseph Simon A. Marcos, sa atin pong DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr., NIA Administrator Eduardo Galien, DAR Secretary Conrad Estrella, sa atin pong DBP President Michael De Jesus, PPI President Maria Zenaida Angpin, NFA Admin Administrator Larry Lacson, sa presidente po ng National Irrigators Association, Mr. Dante Lazatin, Mayor Doc Lito Galapon, sa lahat po ng mga pangunahing panauhing pandangal, mga opisyal at mga kawani na iba't ibang ahensya ng gobyerno, at sa libo-libo po ng mga magsasaka na kasama natin ngayong araw dito at sa live stream. Magandang umaga po sa ating lahat. Una po sa lahat, nais ko pong batiin ang ating pinakamamahal na Pangulo. Maligayang kaarawan po, mahal naming Presidente Bongbong Marcos. Ayos. At isa pong napakalaking kadangalan para po sa amin ng mga taga-unang distrito na Nueva Ecija na kayo po ay nandito sa aming distrito at lalong-lalo na po sa araw na inyong kaarawan. Hindi-hindi po namin malilimutan ang araw na ito. Ang araw po na ito ay testamento sa pagmamahal sa ating lahat na ating Presidente Bongbong Marcos, sa mga Nuevo Ecijano at sa ating mga magsasaka. Talaga pong pinili ng ating Presidente na idaos ang kanyang kaarawan na kasama tayo dito sa Bayan ng Gimba. Maraming maraming salamat po, pinakamamahal po naming Presidente Bongbong Marcos. Napakapalad po natin na ang ating Pangulo ay lubos na nagmamahal at kumakalinga sa mga magsasaka. Napakalaki po ng aking paghanga sa ating mahal na Pangulo, sapagkat ngayon lamang po tayo nagkaroon ng Pangulo na siya po mismo ang bumababa sa iba't ibang mga bayan, iba't ibang mga probinsya. Correct. Para siya po mismo ang personal na maghatid ng mga tulong sa ating mga magsasaka at yan, tulong at serbisyo ang ng hindi ating nila gobyerno. Nagawa. Para sa mga magsasakang Pilipino, gagawin po ng ating Pangulo ang lahat. Maraming maraming salamat po, Pangulo Marcos. Kaya nainggit sila kasi hindi nila nagawa ang ganitong uri ng serbisyo. Napakalaki po ng magiging tulong ng at pantawid program sa aming mga magsasaka, lalo na po pagdating sa crop insurance. Sa nakaraang dalawang taon, tatlong bagyo na po ang nagdulot sa Nueva Ecija ng bilyong-bilyong pisong pinsala sa aming mga pananim. Ngayon po, bagamat anihan na po sana, marami pong mga magsasaka sa aming distrito ang halos wala nang aanihin dahil nalubog po sa tubig baha ng bagyong Karina ang kanilang mga sakahan. At marami po sa aming mga magsasaka ang wala nang mababawi dahil mababa po ang coverage ng crop insurance dito po sa aming distrito sa kasalukuyan. Malaki po ang maitutulong ng programang ito upang makabangon muli ang aming mga magsasaka at upang matustusan nila ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang mga pamilya, lalo na po sa panahon ng gawat. Naway sa pamamagitan ng programang ito ay hindi na po mababaon sa utang ang ating mga magigiting na mga magsasaka at may aangat na po ng malaki ang antas ng pamumuhay ng kanilang buong pamilya. Maraming salamat po, aming mahal na Pangulo. Mr. President, on a personal note po,
malaki po ang aking pasasalamat sa inyo sapagkat kabilang po sa inyong LEDAC priority measures ang dalawang mahahalagang batas para sa ating mga magsasaka na akin pong iniakda. Ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at ang pagpapalawig ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Napakalaking bagay po, mahal naming Pangulo. Ang bilyong-bilyong piso na maidadagdag natin sa pondo ng RCEF taon-taon upang makapaghandog po tayo ng mas maraming mga makinarya, binhi, pataba at iba pang farm input sa ating mga magsasaka. Maraming salamat po sa inyong suporta para po sa pagpapasa ng pagpapalawig po ng RCEF. Maraming salamat po, mahal naming Pangulo. And Mr. President, bilang principal sponsor po sa Kongreso ng lima sa inyong mga priority LEDAC measures, asahan po ninyo na patuloy niyo po akong magiging tapat na katuwang sa pakikipaglaban po sa kapakanan ng ating mga kababayan, lalo na po ng ating mga pinakamamahal na mga magsasaka. Tuwang-tuwa Mr. yung President, ating Pangulo. Ito po ay ang pinakamalaking pagtitipon ng mga magsasaka sa buong kasaysayan ng unang distrito ng Nueva Ecija. Ngayon lang po nagkaroon ng ganitong pagtitipon na libo-libong magsasaka ang nagsama-sama sa iisa pong lugar. At dahil po yon sa inyo, Presidente, kayo po ang dahilan kung bakit po naging posible po ito. The best? Hindi po namin ito malilimutan at nakatatak po ito sa aming puso at isipan. Mahal na mahal po kayo ng bayan ng Gimba, ng unang distrito ng Nueva Ecija at ng buong probinsya ng Nueva Ecija. Mahal na Pangulo, sa ngalan po ng 2,500 na mga magsasaka na narito ngayong araw at sa libo-libong mga magsasaka na kasama po natin sa live stream, maraming salamat po. Dahil po sa inyong pagkalinga, suporta at pagmamahal, na ibalik na po ang dangal ng mga magsasakang Pilipino. Maraming salamat po. The best? Mabuo? Pinakamamahal naming Pangulong Bongbong Marcos. Si maligayang kaarawan po, mabuhay po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, Representative Suensik. Ito yung ating Agriculture Secretary para ipaliwanag po yung Agripuhunan at Pantawid Program. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lalo na sa ating mahal na Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isa sa mga paunahing layunin ng Department of Agriculture ay gawing profitable or bankable ang pagsasaka. Ang utos po ng ating Pangulo ay siguraduhin ang bawat pawis at hirap ng ating mga bayaning magsasaka ay masuklian ng tama at marangal. Ngayon po, ikinagagalak naming ihatid sa inyo ang nabuo naming plano upang maging makatotohanan ang pangarap na ito. Sa loob ng maraming linggo, nakikipagtulungan ang aking opisina sa mga ahensya ng Department of Agriculture, kabilang na ang NIA, PhilMEC, PhilRice, BSWM, ATI, PCIC, at BPI para sa Rice Convergence Program. Ang programang ito ay sama-samang hakbang tungo sa layuning pataasin ang produksyon ng palay, maibaba ang presyo ng bigas sa merkado, at pagandahin ang kita ng ating mga magsasaka. Ang nangyari dito ay sa kasagsagan ng bagyong Karina, nakuha namin ang huling piraso upang makompleto ang programa. Sa kasagsagan ng malakas na ulan at pagbaha, nakipagpulong sa akin si Director Ram Antonio at si kasama niya si Ralen Dadero at pumunta sila sa bahay ko. No, sila ay mga taga Development Bank of the Philippines upang magbahagi ng idea nila na magsusulong ng mission namin sa DA. Hindi po kami nagtatubili, agad naming pinulong ang mga opisyal ng DA at sino man ang masusing pagplano para sa programa. Ito din ay inaprubahan ni Tita Naida Angpin, ang presidente ng PPI. Nabanggit ko ito kay Presidente
Ferdinand Bongbong Marcos sa isang cabinet meeting sa Malacañang kung saan buong puso niyang sinuportahan. Sa kanyang basbas, pinatatag namin ang bawat aspeto ng programa upang tiyakin ito ay handa at handa nang ipatupad. Ngayon po, ang programang ito ay tinatawag natin Agri-Puhunan at Pangtawid Program. Ang programang ito ay bibigyan ng credit ang lahat ng pangangailangan ninyo mula sa soil preparation, mga binhi, direct seeders, fertilizer at pesticides hanggang sa hauling ng inyong mga produkto patungo sa mga dryers at rice mills. Kapag naging matagumpay ang programa, pangarap natin ang palakihin ang halaga ng Agri-Puhunan upang kayo po ay makapagpatayo at hindi na aasa sa mga ayuda o mga nagpa-5-6. Nais natin makita ang ating mga magsasaka na umangat sa pamamagitan ng sariling pagsisikap kasama ang suporta ng pamahalaan. Ang hiling po namin sa inyong lahat ay ang buong kooperasyon at suporta sa programang ito. Sa hinaharap, target po natin makinabang ang 1.2 million farmers o magsasaka na nasa irrigated areas. At dahil patuloy ang ating pag-i-irrigate ng mga sakahan, siguradong mas marami pang matutulungan ng programang ito. Malaki po ang aking tiwala o aming tiwala na ang programa ito ay game changer sa agrikultura. Magtulungan lang po tayo para sa masaganong bagong Pilipinas. Maraming salamat po. O ngayon, ito yung mensahe ng ating Pangulong Bongbong. Pakinggan po natin. Secretary Department of Agriculture, Secretary Kiko Laurel, pagtugaw po tayo. Parang napapalapit na talaga yung kampanya. Ang kinatawan ng unang distrito ng Novaycea, Mika Angela Swansing, aking mga anay at nandito po. Ito yung ating host sa lahat ng ginagawa natin, ang ating mayor, ang alkalde ng munisipyo ng Gimba, Jesulito Galapon. Andito rin at napakahalaga dito sa lahat ng ating ginagawa sa agrikultura ang ating administrator. At alam niyo po, alam naman po ninyo lahat pagka pinag-uusapan ang agrikultura at pagka pinag-uusapan natin yung dagitin manalon tayo ay patubig ang pinaka-importante sa lahat ng gagawin natin. Kaya po, nandito ang administrator natin ng NIA para tiyakin na laging na may supply ng tubig ang ating administrator Eddie Gillian. Kasama din po sa lahat ng proyekto natin, siyempre yung pautang, yung financing, para naman merong gamitin ang ating mga magsasaka para sa kanilang pagsimula, para sa kanilang paglagay, at para naman may puhunan na hawak. Kaya tayo kasama natin sa araw na ito ay ang ating presidente ng DBP, Development Bank of the Philippines, si Mike De Jesus. The president also ng Planters Products Incorporated, Maria Senaida Angping. Ang mga estudyante, mga faculty, administration ng Our Lady of Sacred Heart College na pinamumunuan ni Most Reverend Father Michael Gorospe. Narigalawang pa ako ng blessed na rosaryo. Gusto hindi na po pati. Mga minamahal kong mga magsasaka, ang pinaka-importante dito sa nandito na sa lahat
ng ginagawa natin at sa pagpupulong-pulong natin dito, ang pinakamahalaga na nandito ngayon kayo po ang mga benepisyaryo ng Agripuhunan at Pantawid Program. At habang dahil papunta ako rito, sinamahan ako ng dalawang anak ko dahil birthday ko daw eh. Kaya kailangan ko ng kasama. Mabuti na nga na makita ninyo kung ano yung ginagawa natin. Itong panganay ko po, ni Diputado de Primera Distrito ni Lux Norte, Congressman Sandro Marcos. Kay anak ko, Simon Marcos, is my second son, Simon Marcos. Sabi ko sa kanila, si Sandro nasa Kongreso, naging nakakulong, naghihiring sila ngayon ng budget. Si Simon naman, nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya, naging nakakulong sa opisina niya. At ako, mapakita naman ninyo kung ano yung ginagawa ninyo. Si Sandro, sabi ko sa kanya, yung mga appropriation ninyo, yan, the congressman, he will understand this. Yung mga appropriation ninyo, para makita ninyo kung saan pumupunta yan, saan namin ginagamit. At mabuti at makita ninyo kung paano talaga ang naging buhay ng ating mga kababayan at ating ginagawa lahat ito. Ang mga kapwa kong magagawa sa pamahalaan, mga binibini at ginoo, gagayang kin kakapsat na imbag nga bigat yung amin. Mas lalo pong gumaganda ang araw na ito dahil sa mainit inyong pagtanggap sa akin. Mula pa dun sa pinaglandingan namin ay nakita ko at naramdaman po namin na kami naramdaman po namin ay napakainit ng inyong silubong. Alam niyo po, napaka-special ng araw na ito para sa akin at lalo sa ito lalo naging special dahil kapiling ko po kayong lahat. Kapiling ko kayo ang ating magigiting na magsasaka na isa sa mga haligi ng ating lipunan. Kayo ang bumubuhay sa ating bayan. Sa inyo nagmumula ang ating kasaganahan. Sa inyo mga kamay, nakasalalay ang seguridad ng pagkain ng ating bansa. Nararapat lamang na gunitain natin at kilalanin natin ang inyong kabayanihan at bigyang pugay ang inyong walang kapantay na kahusayan at kasipagan. Batid ko na sa kabila ng mga programa ng pamahalaan, marami pa rin ang nahihirapan kaya't napipilitan kayong lumapit sa mga pahiramang na may mataas na interes para lang makabili ng binhi ng abono ng pesticide. Kaya naman, sa pangunguna ng kagawaran ng agrikultura kasama ang Development Bank of the Philippines, ang DBP, at ang Planters Products Incorporated, inilulunsad natin sa araw na ito ang Agripuhunan at Pantawid Program. Sa tulong ng programa na ito, ang bawat magsasaka ay makakatanggap ng tinatawag na Interventions Monitoring Card o IMC. Meron na rin ako niyan. Na magagamit sa pagbili ng binhi ng abono at iba pang kagamitan sa pagsasaka mula sa accredited merchants. Wala nang pangambang maluloko sa presyo. Wala nang alalahanin sa kakulangan ng pondo. Bukod dito, bibigyan din namin kayo ng 32,000 piso tulong pantawid na ipapamahagi ng sa 8,000 ipapamahagi ang 8,000 piso tuwing unang linggo sa loob na 4 na buwan. Layunin natin na matugunan ang ilang mga pangangailangan ng inyong pamilya habang kayo ay nag-aantay sa pagtubo ng inyong mga pananim. At pagdating naman ng anihan, ang National Food Authority ang tutulong sa pagbili ng 5 tonelada o 100 sako ng palay sa presyong hindi bababa sa 21 piso kada kilo.
ang kikitain ninyo sa isang ektarya ay maaaring umabot sa 105,000 piso na tiyak na papasok agad sa inyong mga IMC. Magsilbi sanang pumunan ang programang ito sa pagbuo ninyo ng inyong pangangarap. Hangad namin na matulungan kayo sa pagtahak sa bagong landas tungo sa isang maunlad na bukas para sa inyo at sa bayan. Nandito lang po ang pamahalaan. At nakikinig kami sa inyong mga daing. Ito po ang laman ng isip namin mula paggising hanggang sa pagtulog kung paano kayo matutulungan. Layunin namin na may hatid sa lahat ng Pilipino ang lahat ng serbisyo ng pamahalaan na makakatulong upang makapagsimula kayo ng kabuhayan, magkaroon ng edukasyon at magkaroon ng mabuting kalusugan. Kaya natutuwa po ako na dahil sa dinami-dami ng pwedeng ipagdiwang sa araw na ito, ang pinaka-espesyal ay ang pagkakataon na maglilingkod sa bawat Pilipino at mailapit ang gobyerno sa taong bayan. Kaya po, kasabay ng ating programa ngayon, sa buong bansa ay sabay-sabay na naghahandog ang ating pamahalaan, katuwang ang mga lokal na pamahalaan ng mga sari-saring serbisyo. Sa ilalim ng ating handog ng Pangulo, serbisyo sapat para sa lahat, nagsasagawa tayo ng kadiwa para makabili kayo ng bigas at iba pang produktong agrikultura na sa mas murang halaga. Mamamahagi din tayo ng bini, fertilizer at iba pang assistance at magbibigay ng tulong pinansyal sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng Tupad at iba pang mga suporta. Mayroon din po tayong job fair para sa mga naghahanap ng trabaho at government internship program. Magbibigay din po tayo ng scholarship at saka toolkit at magsasagawa ng skills demonstration sa iba't ibang panig ng bansa. Mag-aalok din tayo ng mga slot para pwedeng gamitin ang ating mga pag-aaral at yung magte-training, magamit nila yan sa TVET. Ang lahat ng ito ay naglalayong bigyan ng bawat Pilipino ng bagong pagkakataon upang magtagumpay. Hindi pa po nagtatapos dito. Layunin din po namin na matulungan ang ating mga kababayan na may pangangailangan medikal. Kaya po, sa araw na ito, sasagutin po natin ang lahat ng bayarin ng mga pasyente sa lahat ng pampublikong Level 3 hospital sa bansa. Yes. Tulad ng Dr. Paulino Garcia Memorial Hospital dito sa inyo, magkakaroon din po tayo ng mga mini trade fair, business counseling at entrepreneurial training upang matulungan na magsimula ang ating mga nagbabalak na maging negosyante. Tunay nga, very good, na ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa pagdiriwang kundi sa pagbibigay ng bagong simula at tunay na pagbabago sa buhay ng bawat Pilipino. Kaya po ako, at ako mismo ang pumupunta rito, hindi lamang para makapagbigay at ipakita na ang aming mga programa, aming mga proyekto at magbigay ng tulong sa ating mga magsasaka. At kaya ngunit, hindi lamang yun ang aking sadya. Ako'y pumupunta pagka meron tayong pong mga ganitong klaseng event. Pumupunta po ako dahil naririnig ko mula sa inyo, mula sa inyong mga leader, mula sa inyong mga congressman, si mayor. Lahat naririnig namin kung ano ba talaga ang pangangailangan. Bagong pagpasok pa lang namin, may narinig na kaming request na may kailangan daw na tulay doon sa Santa Ana. Okay. Approved. Andapay. Ilagay na instruction ko kay Secretary Estrella
Isama niya sa bridge building program ng Department of Agrarian Reform. Meron pong programang ganun. Isama na rin po dahil tulay sa Santa Ana. Kaya masarap itong birthday ko. Ah, hindi lang ako maraming regalo. Marami rin din ako na i-regalo. Ito yung blowout na mga... Asahan niyo po na sa bagong Pilipinas walang may iwanan sa pagsulong. Lahat ay mabibigyan ng pagkakataon na maging masagana ang kanilang pamumuhay. Kaya naman, hinahangad kong mag-uumapaw sa inyo hindi lamang ang pag-asa, kundi pati na ang tiwala at pananampalataya na tayo ay magkakaroon ng matatag na kinabukasan. Sama-sama nating itaguyod ang isang bansang puno ng pag-asa, biyaya at kaginhawaan. At pagkat ato'y naabot natin ito, aabutin po natin dahil tayo ay nagkaisa, dahil tayo ay nagmamahal sa bawat isang Pilipino, dahil tayo ay nagtulungan. Yan po ang magiging bagong Pilipinas. Mabuhay kayong lahat na bagong Pilipinas! Agbiag, timanalon tayo! Diyos dyan din ha! Naimbag na bigat yung amin! Diba? Kaya binibless ng ating Panginoong Diyos ang ating Pangulo. Kasi po, nandyan yung kanyang pagmamahal sa bayan. Maganda yung kanyang ginagawa. Sakto dito sa binasa natin, Romans 2, verse 6. For God will reward each of us according to what we have done. Kung anong tinanim mo, yun ang anihin mo. Nagtanim ka ng mabuti, mabuti yung anihin mo. Nagtanim ka ng masama tulad ng mga taga-nausog, tulad ni Pacquiao, ni Maudigs, ni Harry Roque, ayun, kamalasan yung kanilang mga inaani ngayon. Masama yung kanilang tinanim, masama yung kanilang sinapit. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Ligas, City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matawa sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan, ha? Mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga taga, mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapait po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.